Welcome guys, daily update tayo ng stock. So medyo late lang pero okay lang yan. Tapos ng trading. Pakibasa na lang din ng disclaimer para ano, para safe tayo, importante rin yan. Balikan nyo na lang yan guys, start na tayo. Bali, PSE. Ang ganda ng ano, ang ganda ng bounce na ginawa niya today. Napaka ano naman, ito napaka steep, napaka ano, napakalaki, 129 na ang inangat niya, 1.67%. So maganda yung ano, yung ginalaw ni PSEI. So sana ano to, hindi lang siya ano bounce, sana magdire-diretso. Pero syempre, same pa rin yung bias natin, ang bias ko dito lagi 8,000. Dapat talaga above 8,000 na si PSEI para ano, para may ano talaga, may recovery na, may strong recovery na mangyari. Baka si mamaya ano lang to, short bounce lang to, tapos ano lang, may mga nag-take profit lang tapos nagtapon na rin ng mga stocks nila. So mindful tayo sa ganito guys. So, pag tinanggal na, pag nilagay natin yung medium term EMA, so ano pa rin, medyo pababa pa rin yung galaw niya. Papansin nyo. From this area, nung paangat siya, bigla siya yung nagpalit siya ng trajectory. Yan, parang bumababa na siya. So hindi pa na ako ganun ka ano dito, ka ano dito, kaya ano, kaya sa PISA index hindi pa ako ganun ka bullish dyan. Bisitahin natin yung nag-aangatan. Siyempre, yung paboritong stocks ngayon, Blue Chips, GFC. Madaming investor nito ipit kay GFC. Kasi, yan, tulad niya, dire-diretso na yung ano niya, yung bags, dumire-diretso yung bagsak niya lately. Ito nga yan. Napaka, ano, napaka typical nito, yung mga RSI-based trader. Nababakit ko rin ito lagi, pag nasa oversold talaga, yung RSI, may mga bounces yan. Pero, kailangan guys dito, pag nag-bounce, quick bounce lang talaga yung gagawin natin. Kasi, unless ma-maintain nyo yung RSI above oversold, medyo good na yan. Si JFC. Pero kung the next day bumaba uli siya, so syempre, ano lang yan, take profit lang ang nangyari sa kanya. Kung sakali. Ito na yung immediate resistance na kung sakali na aabutin niya. Tapos ito, 6%, ano na yan eh, 7% solid yan eh. Kung nakakuha, kung naging aggressive, kung trade mo to aggressively, more or less, ang laki na ng ibang huri ito. So sabihin na natin yan, 7%. Good volume dapat, at least. Kung 100K allocation ka dito, nasa 7K. So good na rin yan for one day. Ayun nga lang, abangan mo talaga. Kasi anytime soon, pwede rin itong bumagsak bigla eh. So may mga nagpapading lang, umakya, tapos biglang bababa ulit. So that to maintain nyo yan at least. Mabasag niya resistance. Ang pinaka magandang buying zone dito para sa akin ay ito. Pag nabasag niya itong ano, pag umabot siya rito sa consolidation area niya before. So mas malakas yan. Same time yung RSI niya, umangat na sa 50. So mas magandang conviction na yun para sa akin. Above 50, tapos yung price, confluent siya sa ano, breaking the resistances. So dalawang resistance na dadaanan yan. Medyo mabigat nga lang, pero okay lang. Kasi ang index kasi, hanggang December pa rin kailangan magpakita ng magandang move eh. Pag hindi, so maging defensive lang tayo sa pag-trade guys. Okay, so isa pa si DMC. Ito. Puro bounce play talaga eh, no? Solid tong bounce play na ginawa ng DMC. After nitong Dragonfly Doji na to, nagkaroon ng ano eh, steep bounce. So 6% yan. 6% na ginawa niya. Yan nga lang yung RSI niya. Hirap pa rin umangat, okay? Hirap pa rin siya umangat sa ano, sa oversold level. So 30 pa lang, sakto-sakto lang 'yan, may point something lang, pero mas maganda 'yung umangat na. Tingnan kasi itong closing na 'to, guys, kung mapansin niyo, although green candle naman siya. Tingnan natin 'to lahat. Drawing tools para ano. Although closing naman siya, pero kitang-kita niyo may rejection na agad. May mga nag-take profit na talaga sa area na to. May mga nag-take profit na dyan. Tapos syempre ito, naging ano na yan, naging official resistance niya na minor resistance zone kay DMC. So unless pag open yan above dyan, mas maganda na yung magiging galaw niya. Same way din, dapat yung RSI niya umangat na ng ano, ng above 30 RSI para mas solid. Preferably nga, that mabreak to eh.
Ito gusto ko mabreak tong area na to. Yan. So mas maganda yan kasi breaking the momentum rin yan. Pag umangat yan, so it means average. Above-average niya yung strength na pinapakita niya. So mas maganda na yung prices na gagalawin niya. No? Game CI. Tapos Ace X. Si Ace X parang nahirapan na ito mag-recover. So yan, medyo bagal lang guys, pasensya na. So si A6, ito yung plotted chart ko last time. So tinitignan ko to sa inverted HNS talaga. Ito yung pinaka next resistance area niya, resistance zone. Ayun na nga, ano na siya, nagkaroon ng retracement. Good price action yung pinakita niya today. So hammer candle yan. Magtuloy-tuloy, tapos pero ano pa rin to para sa akin, hindi pa rin siya ganun kalakas. So unless ma-maintain niya tong zone na to. So 18% trading range, good na yan. Quick cut ka lang kung ayaw mo na tong abutin sa baba. Ito yung magiging ano natin, magiging support level natin. Ito. Yung pinaka base. 3 days na yan, 3 days nag-hold yan. So una yung bagsak, pangalawa yung inverted hammer, pangatlo yung ano ngayon, yung positive price action. So, pag nabasag yan, malalim-lalim na yung abutin na ko sa hali. So, kung bumili ka dyan, EOD, kasi good candle naman yan, 13% to. So, mas maganda nga dito ka na mag-out eh. Mga 6%, pwede ka na mag-out dyan. Pag na-breach yung 6%, magandang cut loss na yan. Tapos, yung risk-reward ratio mo, almost 3 times, so good yan. At kahit 10% ka lang mag-out, okay na yan eh. Si A6. So, tingnan natin kung anong magiging yung galaw niya hanggang matapos yung week ngayon kay A6. Pero tingin ko good trade to. Quick trade lang, quick bounce. Kasi, siyempre, succeeding yung red candle niya tapos may quick bounce lang yan. Okay, si Fa. Ito, pinost ko rin naman to sa chart. Pero, review na rin natin para mas solid. Kay Fine nga, last time, nung last na review ko to, potential maging dynamic resistance talaga yung email. Ano naman yan, napaka-common naman yan guys. Lalo pag naglalaro kayo using, nag-trade kayo using EMA, normally yung mga medium term, tapos yung long term talaga yung malalakas na resistance. Dynamic resistance. Pero ang gusto ko dito, first time niya ulit gumalaw above 50 RSI. Kung mapansin nyo sa from September, from ano yata, from July pa yata ito. Ano? So matagal-tagal na, almost 6 months na mahigit, bago ulit siya umakit ng 50 RSI. So magandang conviction niyan. Tapos, ito tinetest niya na ito, itong 50 EMA niya. So, itong area na ito, kung mapansin nyo, ito, itong area na ito, dito pa lang, malayo pa yung distance ng 50 EMA, palapit siya ng palapit, hanggang ito na, nakuha niya yung price talaga. Dito, yung nga lang, may mild rejection. So, ang pinaka-take ko dito, dapat ma-hold nyo na itong ano nito. Itong zone na to. And that ma-hold nyo yan, at least, hindi na siya bumaba kasi pag bumaba yung potential, iti-test nyo yan. Although, ano naman to sa akin, parang good din to, kung mag-bounce man siya dito lang, para potential ano na yan na lower high. May na higher low. Bounce siya dyan, tapos umangat ulit. So, pero kung momentum talaga ang hihintayin natin, dapat ano yung succeeding yung pag-angat niya. Kaifa. So, yun na Kaifa, KPPI. So, kay KPPI naman, ito lang, tanggalin natin. Okay. So, ito yung chart ni KPPI ngayon. Hirap pa rin siyang umakyat. Ito yung resistance level tinitingnan natin. Again, ang take ko dito is buy on support. Buy on support talaga. Dito sa area na to. Papasin nyo na pinlatan ko to ng fib. Actually, gusto ko itong i-trade using Fibonacci talaga kasi ang hirap kasi hulihin talaga ng mga level niya kasi yung volatility niya mataas. So, 61 na dito siya talaga nag-bounce, 0.61 zone. Diyan na siya nag-bounce talaga sa fib level na yan.
Yan, bali dyan siya nag-bounce. Tapos, kung nilaro nyo to as using Fibonacci, nag-bounce siya dyan. So, 10% malamang nakapag-bank. Kaya nga lang, syempre, depende pa rin. Hanggat maaari, ang ano ko lang, huwag nyo nang pag-haluhaluin yung analysis nyo. Kung gagamit kayo ng Fibonacci, sana mag-stick na lang kayo sa Fib lang. So, para hindi clutter yung idea o yung analysis na ginagawa nyo. So, kung Fib lang, ipa-plot nyo, syempre, hahanap kayo ng level. Depende sa inyo kung saan kayo mas komportable sa bounce play. So, meron kumukuha ng 50, meron kumukuha ng 618. Pero itong 0.786 nga, medyo malalim na ito. Eh. Pag andyan na yung bounce talaga, parang ang momentum niya talaga solid na downward na eh. At least kung 50 to 618 lang, may mga makukuha pa dyan ng mga strong bounces, 10% to 15% pataas. So, ang take ko dito kay KPPI, buy on support. Kung bababa uli siya dito, pwede tayong kumuha dito sa area na to, 618 zone ulit, kung sakali. Pero, parang ano na to, head and shoulder pattern na yung ginagawa niya. So, kung magmamaterialize yan, baka umabot na yan hanggang dito. Okay, so yun na kay KPPI, guys. Silipin nga natin siya. Okay. Tingnan natin yung mga gumalaw ngayon. SPC. Ito, ang ganda ng closing nito eh. Momentum. Kaso, again, yung ano ko dito, yung pinaka-gist ko kasi dito, guys, yung palapit na yung ano niya, yung dividend. Okay? September 5 may dividend yan. So, baka maging ano na to, baka kinakapitalize na lang to ng mga institution. So, ingat-ingat kayo sa pag-trade nito. Siguro mas maganda dito, kung iti-trade nyo, quick trade lang din. Ang ganda ng closing nito eh. Ito na yung tingin kong 52-week high nyo. Ito na talaga yan. Tapos yung RSI niya, above 70 is dire-diretso din. Tingnan natin kung may mga small bounces na mangyayari. Dito ko titignan niya kung gusto mo kumuha ng bounce ng mga trend continuation. So, dito sa 50% nito. Ito tong area na to. So, consolidate 3 days bago uli siya umangat. Bago uli siya umangat sa breaking na 52-week high niya. Pero kailangan quick cut ka rito kasi yung mga gantong volatility medyo mabigat na to. Kuha, pwede kang ma-whip nito isang beses. Kahit isang beses ka lang magkamali. So, ang taas niya, no? 8%. So, ang average ito for 2 days, 7% volatility. Medyo mataas-taas na yan. Siguro, small allocation lang. Conservative trading, lalo patapos na yung taon. So, kung gain kayo sa portfolio nyo, hanggat maaari, secure nyo na yan for the next year. So, planning na lang kayo para sa mga trade nyo next year. Kumuha na kayo ng mga watch list, at least 30 stock. Tapos i-breakdown yung isa-isa. So, IDC. Tingnan natin sa IDC. Wala bigla yung volatility nito. Ay, yung volume nito. So, hindi. Naganda ng bounce. Marami nag-bounce ngayon kasi nga, yung titinan nyo guys, kaya lagi ko sinasama yung PSE sa review natin kasi pwede nyo siyang tingnan na yun ang pinaka-top-down nyo, top-down analysis nyo, tapos yung bottom-up nyo yung mga individual stock lang. So, kung nakita niya sideways yung PAC, mahirap mag-trade. So, kung wala kayong setup para sa mga range trader, sa mga range trade, sideways, down, tsaka sa mga downtrend. So, iwas muna kayo kasi kung maglalaro kayo ng bounce na wala kayong experience, so baka madali lang kayo. So, kaya IDC, solid yung bounce at mag-hold yung 200 DMA. Tingin ko, weak pa rin to yung si IDC. Pero, pwede na i-trade. Low volume, hindi rin siya tradable. So, mas maganda siguro kung wala kayong hawak nito, huwag yun ang pasukin. IDC. Okay, so, yun lang guys. Talaga na naman gumawa ng chart review mamaya. So, abangan nyo na lang yun. Thank you guys and God bless.